nasa foster parent kasi ako, wala ko sa biological mother ko. And matagal na ako doon, matagal na nila akong sinusuportahan since nung nag-start ako magbalik. Sobrang thankful ako kasi nga, kung hindi ako tumunod sa mga sinasabi nila, siguro wala ako dito. For me, napaka-grateful ko. Sobrang daming blessings dumating sa akin simula na nag-volleyball ako. Ang sabi ko nga, makagraduate lang ako ng high school, okay na. Parang sobra-sobra yung binigay ni Lord para sa akin na makatapos pa ako ng pag-aaral sa isang prestigious school, which is the FEU nga po. And yun sa isa sa pinagpapasalamat ko kasi natuto akong mag-volleyball. Kasi that time may parang isang foundation na ang pangalan is Tatag Foundation. Ang sinusuport nila is yung mga batang street children na gustong mag-aral. Isa ako doon sa mga street children na yon. Nagtatrabaho kasi ako at the age of 12, nagtatrabaho ako sa palengke bilang isang plastic vendor and cargador. Kasi nga, syempre, nilaki kong babae. So, parang mani-mani lang or sisiyo lang sa akin magbuhat ng kung ano-ano. Hindi rin naman ako maarte. So, sa palengke, di ba? Wet market. So, swerte kami kasi may mga taong tumutulong dun sa orphanage na yun. Tapos, at the same time, nabibigyan kami ng opportunity para mailabas kung ano yung mga talents ng bawat isa. So, nagkaroon ng laro na parang tuwing summer, yung Olympics nila. So parang naisaling ako kasi nang malaki daw ako, ganyan, matangkad. So pang volleyball or basketball daw yung hype ko. So ako, tinry ko naman kasi wala namang wawala sa akin eh. So nung tinry ko yun, sabi ko, maganda pala to. Tapos, kaya ako siya pinagpatuloy kasi nga, nanalo kami. Kami yung nag-champion. So parang dun ko naging love yung volleyball. Tapos one time, nag-walling ako sa wall doon na nag-training kami. Tapos may isang coach na parang nakapansin sa akin. So ako, syempre, pag sa Manila, ang kalaban mo lang naman din si homesick mo. Kasi nga, hindi mo namang kasama yung family mo doon. And ako, sabi ko, kung hindi ko ito gagawin or kung hindi ko itatry, walang mangyayari sa akin. Ayun, hanggang sa may mga schools na nakumuha sa akin, na university, LaSalle, FEU, NU, UST, mga ganon. Pero yung tataas ng school na yon dito sa Pilipinas na makakapag-aral ka ng libre, tapos pupunta sila sa bahay mo para lang alokin ka kung gusto mong maglaro. O wala kang gagastusin, ganyan. Maglalaro ka lang ng volleyball at mag-aaral ka lang. Yun ang gagawin mo. Doon pa lang sobrang swerte ko na. Kasi sa dami-dami ng tao na pwede namang iba, bakit ako pa? Siguro may nakikita silang potential na pwede akong maglaro or pwede akong makatulong sa team nila. Actually, nung sinabing kung gusto daw namin mag-team line, hindi ko pa nga alam kung ano yung team line. So, sabi nila, parang ito nga daw, makakasama ang magiging teammate mo, sila Alisa Valdez. Sabi nila, kahit anong mangyari, ganyan din to, kung may problema ka man or ganyan, sabihin mo lang sa amin, hindi ka namin iiwan. Until now, na parang five years. Since 2017 eh. Siyempre ako, naiiya ako kasi na part pa ako ng team line that time, tapos na-injured ako sa ibang team. Pero ang sabi nila, parang magpagaling daw ako. Hanggang sa recovery ko, yung journey ko ng injury na yun, hindi nila ako iniwan. Tiwala pa rin sila sa akin na parang makakabalik ako, na kaya ko pang makabalik, kaya ko pang maglaro. And yun nga, na parang thankful ako kasi sa lahat ng yun, sa hirap. Pero yung may recovery period ko, mabot din ako ng 2 years. Hindi ako maka-sidestep ng mabilis, hindi ako makatakbo. Yun nga, hindi ako makatalon. Kaya sabi ko, nahihirapan na ako. Sobrang nahihirapan na ako. Bagal ng recovery ko, sabi ko ganyan. Ang dami kong iniyak doon, Napapagod na akong ma-reject. Papaalis. Makumpare. Yun yung mga bagay na napapagod na akong tanggapin sa sarili ko. Pero kung hindi
matibay yung loob ko that time. Siguro wala na talaga ako. Hindi na ako makakabalik. Kaya sabi ko, bilib din ako sa sarili ko kasi yung tibay ko, lahat ng rejection na yun, tinanggap ko. Ang dami kong naririnig, ang dami kong nalalaman. Pero lahat yung ginawa ko yung motivation. Ginawa ko yung motivation para makabalik ako dito. And until now, gagawin ko yung motivation yun para magawa ko pa yung gusto ko and makapag-contribute na ako sa team, makatulong ako sa team. Kasi for me, hindi lang naman to laro para sa akin and para sa aming mga bago. Passion namin to eh, mahal namin to, and buhay namin to. Dito kami kumikita, dito namin nabibili yung gusto namin, dito namin nabubuhay yung pamilya namin. And para sa akin, and I'm sure sa lahat din ng mga co-players ko, mahal namin to. So, gagawin namin kung ano yung pinaka-best para sa team namin na makakatulong kami.